Magandang Thursday afternoon. Hi sa lahat ng mga kapamilya viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakatutok din sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho at ito ang Hotspot LAVE live na live. Kamusta kayo mga kapamilya? Kamusta ang inyong mga pinagdaanan itong buong linggong ito? Grabe, napakabilis. Parang kaka-New Year lang, ilang tulog na lang, magba-Valentine's na. Ha? Valentine's. Parang nasa ano na tayo, half of January na tayo agad-agad. Pero syempre, tuloy pa rin ang buhay at laban lang mga kapamilya. And for today's episode, isa sa mga actually mag-isa lang siya. Ang makakasama natin today, medyo antagal naming hindi nagkita. Grabe. Oo, diba? Kaya miss na miss ko po talaga siya. Let's all welcome dito sa Hotspot Live, Vivory. Hello na! Hey, Mommy Jai, tagal nga natin hindi nagkita. Parang kahapon lang. Totoo, live tayo kahapon, so we rise together and live din tayo today. Pero syempre, batiin mo muna lahat ng mga kapamilya nating nanonood sa facebook.com/ABS-CBN Network. Ayan. Hello po sa ating mga kapamilya all over the world who are watching us dito sa Hotspot. Sana ay okay kayo and enjoy the interview. Totoo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating chikahan kasama si Vivory, mga kapamilya, keep on sending your stars dahil siguradong good vibes ang ating episode this afternoon. Meron akong inihanda na sigurado akong mawiwindang ka sa mga pasabog na challenges later. Layer! Earner! Pero big congratulations! Oo, dahil kagabi, ang dami ko mga nakikita, ang dami ko mga nababasa, pati mga video clips, yung mga feedbacks, diba, sa QR code episode na ipinilabas sa I Want TFC para dito sa click, like, and share. Anong gusto mong sabihin sa mga nakita at nabasa mong mga komento ng mga fans, supporters mo? Thank you, Mami Jai, and thank you sa lahat ng mga nanood kagabi and sa mga nanonood pa rin kasi it's still showing sa I Want TFC. So, ayun, may mga nababasa and nakikita ko mga comments about the episode. Sabi nila they had fun watching it and natatawa daw sila and may mga napupulot daw silang mga aral. And I'm so happy to know that from you guys kasi yun naman din talaga yung goal ng episode na ito, yung QR code. So, nakatuwa lang na may fans especially, they enjoy it. Sobrang supportive talaga nila kahit since day one talaga, they've been very supportive of me and my projects. Kaya, thank you so much. And to the casual viewers as well, thank you so much for the comments. And ayun, sana, sa mga hindi pa nakanood guys, it's still showing. So I hope you guys can watch it. Perfect. Yeah. Ikaw ba, V, nakapag-adjust ka na ng bonggang-bongga pagdating sa ganitong klase ng setup ng paggawa ng mga projects? Kasi diba, it's very different nung wala pang pandemic compare sa ngayon na may mga protocols, we need to follow yung guidelines ng IATF, pero still, yung trabahong ipinapakita is ganun pa din talaga na pag pinanood mo, parang as an audience, parang feeling mo it's very easy dahil ikaw pinanood mo na lang, nakalatag na. Pero as the person who's doing the job, nakapag-adjust ka na ba dito sa ganitong klase ng sistema sa trabaho natin? Minsan oo, minsan hindi. Parang depende din sa project din eh. But ayun nga, yung mga eksena nga na hindi, like behind the scenes na hindi nakikita ng mga viewers natin, it's really different. Yun, mas challenging talaga siya behind the scenes kasi lalo na ngayon na nag-pandemic na, diba? Talagang may mga restrictions, we have to follow protocols. So, doble yung challenge niya compared dun sa mga shootings and tapings na before pandemic. But at the same time, we still aim to have fun while shooting kahit na we're still in the middle of the pandemic. And no, maybe I'm not yet used to it. So, ayun. Yeah.
Tsaka magkakaiba kasi, like, di ba, nung Your Face, nasa pandemic din naman yun, pero yun, studio, tapos talagang grabe yung pagod nun kasi meron kayong mga dapat i-portray na mga icons, tapos aaralin nyo siya lahat. Iba din pagdating sa acting naman. Iba din, yeah, iba din talaga sa acting kasi magkaibang, ano sila, magkaibang larangan sila, performing and acting. Pero the goal is to entertain pa rin. Pero yun nga, magkaiba sila in a way na... Yung mga preparations. Yung preparation, you have to be in... you have to... Yung preparation, you have to memorize your script. And then you have to be in character. You have to connect with your co-actors. And you have to collaborate then with your director as well. So, ayun. Correct. Pero dito, bagay natin yung QR code. Uso siyang parang sa isang establishment, hindi ka pwedeng pumasok kapag hindi ka nag-scan ng QR code para at least, di ba, magkaroon ka ng sa contact tracing and everything. Mm-hmm. Sa click, like, and share, what's the story about QR code? Ito naman sa episode ko na QR code, it's about a lady guard na sunod-sunod yung mga challenges na pinagdaanan niya. So dito matetest yung relationship niya with her boyfriend, with her family, 'di ba? At kung hanggang saan niya kayang ipaglaban yung gusto niyang ipaglaban, like yung maka-apply nga ng bagong trabaho since nasa Santa siya because of one incident na parang pinagbigyan lang niya yung isang customer or yung papasok sa establishment. So yun, may marami tayong matutunan na it's very realistic. The story is very realistic din. So, yeah. How's your experience portraying your role as a lady guard? Naku! Yung experience ko dito, kung ano yung nakikita niyo on screen, like, di ba yung sa character ko dito, sobrang ngarag niya, hunger talaga siya. Pero kailangan maging fresh. Ang hirap na na. yun yung sasabi ni Direk sa akin na ngarag, pero dapat fresh pa rin. So, medyo complicated siya. Mahirap siya gawin. Pero, yun nga, we aim to still have fun and that's made possible by Direk Andoy, his guidance, and syempre yung co-actors ko din na ang gagaling din na sina Miss Frances and Kuya Ross and Mark Rivera and Sir Bart. Sobrang talagang kapag veterans or galing din sa theater yung mga kasama mong umarte, talagang naano ka din, napupush ka din, namomotivate ka din na gawin din yung best mo. So it's fun overall and challenging pero fun yun. At least yun ang pinaka-importante, na enjoy mo yung bagay na ginagawa mo, di ba? Kasi yes, kapag hindi mo na na-enjoy, parang kahit anong galing yung gusto mong ipamalas, ang hirap niyang ilabas kasi nga parang napipilitan yung sarili mo na, ha, kailangan ganito, kailangan ganyan. Minsan din na nagiging okay yung performance. True yan. Totoo. Amen. Pero ikaw, while doing this episode, sa click, like, and share, ano yung pinaka-lesson talaga na natutunan mo? Pinaka-lesson for me? Na feeling mong pwedeng i-apply sa self mo din. Okay, so isa sa mga great lessons na natutunan ko dito sa episode na to when watching it is that may good karma talaga na babalik sa'yo. If you do good things, may it be unintentionally, unconditionally, or hindi mo man napapansin na parang, ay, may nagawa pala akong mabuti sa ibang tao. May babalik at babalik din talaga sa yung mabuti din. And also, yung hindi pag-iwan sa mga taong andyan para supportahan ka sa mga gusto mong gawin in life. Yun. Wag mo silang iwan. Dalhin mo pa rin sila sa success nila. Kasi you wouldn't be who you are today if not for them. Diba? So, correct. Yeah. Yan yung ano, napakabonggang ano yan eh. Diba yung ang paglingon sa kung saan ka nang galing, di ba? Di ba may kasabihan nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay nagmamadali. Di ba ganun yun? Parang iba ata yan. Parang mali. Ah, ano ba? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi mas makakarating pala sa paroroonan. Paroroonan. Pwede. Yun talaga, 'di ba? Correct. True. Kaya tama 'yun, 'di ba? Yung mga tao na nandiyan sa journey mo mula noon, 'di ba?
kailangan hindi mo sila makakalimutan kasi syempre, like what you said, diba, you're not gonna be the person who you are today if not because of them din naman, diba? Mapag good or bad man yan, but still, nagiging equipped ka as a person because of the experiences na nagawa mo with them, yung nagawa nila sa'yo, and everything, diba? Now, we're talking about yung mga bagay na katulad ng ganyan. I believe itong question na to is very relatable with everybody. Diba? Mm-hmm. We all know that ikaw, nitong mga nakaraang taon, every time na meron talagang mga nangyaring mga sakuna, you're very vocal, diba? Na ginagamit mo yung platform mo, your social media to spread yung help, positivity, and good vibes. How do you use your voice on social media, V? Bukod sa mga bagay na mga nabanggit natin. Mm-hmm. Siguro by being authentic. Kasi when you influence people, parang it shouldn't be in a way na you're trying to be perfect. Kasi yun yung parang toxic side ng ano eh, ng social media. Parang most of us are trying to be perfect now kasi yun yung nakikita natin sa ibang tao, di ba? Parang it's like a domino effect na parang, ay, ito yung nakikita ko sa kanya. So, siguro, I want to be, gusto ko maging ganyan, gito ganyan. Pero kung the way na you influence them is by being authentic, then that's how you're gonna bring up the authentic selves of them. So, yun yung parang gusto ko din talaga na tawag dito, ma-influence sa mga followers ko. Mm-hmm. Pero syempre still, kahit na maganda yung intention mo, diba? You always do everything in good faith, diba? Na parang to be a voice sa mga, lalo sa mga kaedaran, kahit sa mga hindi rin kaedad. Pero marami pa rin nasasabi yung mga tao. Marami diba? Pa rin. Marami pa rin. How do you deal with like negative comments? Ikaw ba affected ka pa rin ba? Or you learned the art of deadma? Ako, parang for now, I don't believe in the art of deadma. Personally, in my own opinion, I don't believe in that. Kasi if there are comments about you, then that means na you're not perfect, diba? We will never be perfect. And I think that's okay. Yung akin lang kasi, if may mga comments about me, may it be positive or negative, I always parang absorb, hindi naman absorb lahat, but alam mo yung pinag-iisipan ko, ay kung tama ba to or hindi. If hindi naman tama, then I just disregard it. And pag feeling ko naman na, ay, oo nga, no, parang ibig sabihin nun, may pwede pa ako improve sa sarili ko na may mga pagkukulang and flaws din pa rin naman ako, napo-point out lang nila, alam mo yun. Pero yun, minsan kasi may mga blinds, hindi naman minsan, pero may mga blind sides talaga tayo na hindi natin nakikita or napapansin sa sarili natin. And sometimes people can point it out. And I think it's also important na at least malaman din natin kung ano yun para we can also improve on that ano, aspect. Mm-hmm. Totoo. Constructive criticism, di ba? We can take that. Lalo na kapag nakikita nila yung mga bagay nila, like what you said, hindi natin nakikita sa sarili natin. Baka it can help us to grow then as a better person din naman, di ba? Yes. Kasi sometimes yung mga negative comments, hindi naman yan negative lang dahil para lang may masabi lang. Though madami talaga, di ba? Pero minsan, it's really up to the person on how he or she's going to deal with it. Yes. Diba? Kung paano niya ito tatanggapin talaga ng bonggam-bongga. V, ikaw ay medyo may katagalan na rin naman sa showbiz after the Pinoy Big Brother stint, diba? Nagkaroon ka na ng mga chance to showcase your talent sa singing, even sa dancing, sa acting. We all know that in this industry, hindi siya talagang yung, yes, there's glitz and glamour, diba? Yung parang you're different because napapanood ka ng tao, yung ginagawa mo lagi sa napakaraming manonood sa iba. Ikaw, sa time, parang lagang nakikitang very strong. Dumating ba sa time, V, na parang napagod ka at naisip mo na parang, am I really belong to this business? Is this really what... ...ting best na. Sobrang daming beses. Yung di ko nga alam kung bakit akala ng mga tao ang strong ko. Siguro yun lang yung
parang gusto ko ipakita sa mga tao. Ayoko lang siguro ipakita yung sides ko na weak ako, na I can't really do everything. Alam mo yun? Na makanta ako, sumasayaw ako, maarte ako. May mga, ang dami ko pa rin insecurities, and ang dami ko pa rin doubts sa sarili ko na hindi alam ng mga tao. And, but what's important is at the end of the day, I still strive to become better. I still get up kahit na may mga times pa rin talaga na ayokong may gawin sa isang araw, na parang may times talaga na gusto ko na lang maglaho and mag-disappear sa paningin ng mga tao. I know na I'm here for a purpose. I'm here for a reason. I'm put here by God for a reason. And yun yung pinanghahawakan ko. That's what makes me keep going talaga. Yan. Kanino ka lumalapit pag ganyan? Like, sino yung parang pinaka na pagsasabihan mo ng mga bagay-bagay para gumaan yung bagay na nararamdaman mo pag nandun ka sa moment na yun? Ano ako eh, I tend to keep stuff to myself, lalo na kapag feeling ko, ah, kaya ko pa naman. Pero kapag feeling ko talaga na sobrang bigat na, kay mama ako lumalapit palagi. Kasi siya yung nakakaintindi talaga sa akin. Kahit hindi mo niya ako maintindihan, parang at least, diba, I trust this woman. Parang galing ako sa kanya eh. So, I trust instinct. Her. Yeah, instinct. Ganun. Totoo. Sa dami ng ano, sa dami ng mga nangyayari ganyan, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na ibinato sa'yo na parang, ha? Bakit? Wala naman akong ginawang masama. Parang mali bala yun. By anyone? Yeah, dito sa business natin, mm-hmm. like sa world, kung saan tayo. Na parang feeling mo, ha? Okay, wala naman akong ginawa, pero parang, mm-hmm. am I not enough? Kapalit-palit ba ako? Wow, ganun. Liza. Siguro, ano lang, pag sinasabi lang ng mga tao na parang, kahit na sabihin mo sa sarili mo na it doesn't matter, pero it actually matters yung truth na you've been trying to avoid about yourself. Like, for example, I'm not that good talaga. Alam mo yun, hindi naman talaga ako ganun kagalingan. Pero kapag yung ibang tao yung nagsasabi, parang, oo nga, alam ko na. Pwede ba? Just huwag mo nang sabihin kasi ang sakit-sakit na, tanggap ko na. Parang ganun. Hindi naman yung mga negative na hindi ko alam about myself. Pero yung masakit talaga for me, yung alam ko na sa sarili ko, pero sinabi, pinpoint pa ng mga tao. Parang, yan, hindi ka ganyan, ganyan. Yun pero yung, diba ang maganda kasi, every day, 'di ba? Sa lahat ng bagay na ibinibigay at ibinibless sa iyo, 'di ba? You're proving yourself to everybody, 'di ba? Na aware ka naman eh. Aware naman tayo, 'di ba? That because nobody's perfect, pero the fact that we have this opportunity na pinagkakatiwalaan tayo ng mga tao dun sa trabaho ginagawa natin, 'di ba? 'Yan yung lagi nating sinasabi na okay, I'll try to do it dito sa project na 'to. Subukan natin na ganito naman yung atake, 'di ba? Ang importante, the responsibility of being an actor or actress or a performer, eh hindi nawawala at hindi ka nakakampante dun sa bagay na ginagawa mo. Yan, oo. Kasi if parang masyado kang confident din sa ginagawa mo, parang maano yun ng mga tao eh, mararamdaman. Mapapansin at makikita oo, talaga. Oo, parang, ay, ganda. Masyado na, oo, ganun. Pero ay, perfect, ganon. Correct. Pero, yan. Siguro kasi there's always room for improvements naman talaga. Every day, nag-grow tayo, we become better each day, diba? Yun naman talaga. True. And what's good thing about your career progress kasi, diba, you started from a reality show.
So everybody knows your story from before pa talaga. Tapos minahal ka talaga ng mga fans mo dahil nasubaybayan ka nila hanggang sa nakikita nila yung progress, nakikita nila talaga yung ang dami pala niya pwede talagang gawin. And through thick and thin, ako ramdam ko yan kasi nasubaybayan kita from PBB until this very moment, diba? Na yung fans mo hindi bumitaw at kinapitan ka nila sa lahat ng ginagawa mo. What's your message to all your supporters? Ay, naku, ito na naman tayo. Nakaka-emotional talaga pag pinag-usapan din yung mga supporters. Kasi sobrang ibang-iba talaga ako dati sa kung ano ako ngayon, kung sino ako ngayon. Kaya sa inyong lahat na andito pa rin hanggang ngayon na sumusuporta sa akin, sumusubaybay sa akin, hindi ako magsasawang magsabi sa inyo na I'm thankful for you all and sobrang blessed ako to have you in this journey. Alam kong hindi madali maging supporter ko kasi hindi ako ma-post na tao, hindi ako vocal din sa love ko sa inyo, pero God knows how much I love you guys. Sobrang blessed talaga ako na binigay kayo ni Lord sa akin. You push me to become a better person and you inspire me so much. The reason why I'm doing all of this and I'm still here is because of you guys. So, I love you all and thank you for everything. Yan. I hope to see you all again soon. True. Yan ang mga nakakamiss talaga, di ba? Yung mga pa get together kasama ang mga fans, yung mga surprises talaga nakakamiss nila. Correct. Kaya grabe, ibang-iba yung challenge V na sinasabi sa'yo. We prepared a hide or share challenge. This time, may ipapakita lamang kami na throwback photos mo tapos kailangan mo lang pumili ng kailangang i-hide or i-share. Hide kung ayaw mo itong balikan at itago na ang photo at share kung gusto mo ulit itong i-repost. Ano yung mga yan? O, sige. Sige, tignan natin. Let's try. Okay, first photo. Oh my gosh, ang nene ko pa dyan. Uy! Pero, cute naman ako dyan, konti. Pagka-cute naman. So, share na lang, share. Share. Parang alam ko yung lugar na yan. Di ba yun yung sa coffee shop dun sa dito. Sa may papasok sa ABS. Sa ABS, oo. Correct. Yung open na. After dati PBB to? Pagkalabas ko. Ng PBB. Okay, yeah. So share yan. Perfect. O tama, di ba? Bakit mo naman di si-share? Eh, parang chunli-chunli yung hair mo dyan. Diba? May time pa talagang mag-ano dyan, kali dyan. Correct. Chunli-chunli with ipis-ipis na gano'n. Di ba yung tawag doon? Di pa ipa-ipis-ipis gano'n. Oo. Next photo. Ay. Oh, GGSS ako dyan. Hide na. Hide mo. Hide na yan. Okay, hide na yan. Yung kapag may shades, kailangan kita rin yung shades. Diba? May props. Totoo. Hide yan, hide yan. Okay, hide. Next. Oh, share. Sa ano yan? Sa konto ni Ate Mai. Parang pumunta ako, binisita ko siya. Kasi may sakit siya yan eh. Oo. Tapos kasama niya pa si Lola dyan. Binisita ko siya. Kinamusta ko siya. Ay, nag-usap lang kami. Nagkwentuhan. Yan. Ayan, share yan. Correct. Ngayon, pag may sakit, hindi tayo makakadalaw kasi kailangan isolate. Yun nga eh. Yun yung sad. Mm-mm. Kailangan isolate kasi baka mag-transmit yung virus. Diba? So, ito, share ito. Next photo. I shared din, syempre. Lodi yan eh. Miss Reggie. Sa ano yan? Sa event ng Mega. So, Mega BYS, parang ganun. Mega and BYS. Yun, parang event or dinner. Dinner ata with them. So. Share na share with the Asia Songbird, Miss Regine Velasquez Alcacid. First time ko ata siya ma-meet dyan. Tapos ngayon, nakikita ko na siya sa ASAP. Dream come true. Yeah. Perfect. Next photo. Share. Share, syempre. Mga kapatid ko, ang babata pa nila dyan. Grabe ngayon, ang lalaki na nila. Tapos, ginawa ata namin yan ulit nung, like, a year after that. Parang ni-remake namin yung photo na yan. Pero hindi na natuloy. Kasi, hindi na
may nagkakasama talaga. Pero maganda ngayon, di ba, nitong Christmas season, parang magkakasama kayo. Yes, yes. Makamay. That's Christmas. Perfect. Next photo. Share. Kit naman ako dyan. Nakatayo pa ako dyan sa ano ah. Chair. Nakatungtong. Kita niyo naman yung tricycle nasa ilalim ko, nasa ibabaw. Ay, so nasa baba. Nakatungtong ako dyan sa chair. Sa ano yan? Sa Cavite. Tapos, binigyan ako ng ukulele. As you can see, yan, suot ko siya. Tapos, yun, napapicture lang ako. Ano to? Nasa taping ka? Hindi, hindi. Nasa Cavite lang sa place ng tita ko. Okay. Kasi before ako nagre-rent dito sa QC ng condo, doon ako umuwi talaga dati sa Cavite nung pagkalabas ko sa PBB. Mm-hmm. Next photo. Talagang bagets. Zay, Diyos ko, Zay. 2016 pa talaga yan, literal. Bago yan pagpasok ko sa ano, PBB. Sige, share na lang. Share na lang. Share. Share. Kasi syempre, part yun ng ano ko eh. Ilan taon ka niyan, V? 15, 16? Kasi nung, before ako pumasok ng PBB, nag-birthday ako sa hotel quarantine. So, parang sa photoshoot na yan, mga 15 pa ata ako. Antaray, okay, no? Before mag-16. Yeah. Ang bongga, di ba? Parang, who would have thought, di ba, na parang if pinush mo talaga, na subukan ng isang bagay, it can really change ng yung buhay mo ng 360, mm-hmm. Di ba? True. Grabe talaga, nagbago yung buhay ko na nag-PBB ako. As in, kinapalan ko yung mukha ko kasi Mami Jai, sobrang mahihain talaga ako. Introvert ako, mahihain ako. Ayoko sa mga tao dati kasi, yun nga, sobrang insecure ko. And I looked way different and I felt way different talaga before. Yan. Pero tingnan mo naman, diba? Kapag ka hindi mo sinukuan yung bagay na gusto mong gawin, bakit hindi ko to subukan? Bakit hindi ko to gawin? Wala namang mawawala sa akin. See? Diba? Makikita mo na parang, ito pala yung plan ni Lord for me. Ito pala yung dapat na mangyayari talaga sa akin. Pero syempre, isang example din yun, based dun sa naging chikahan natin kanina, na once, diba, there's an opportunity na nag-open para sa'yo. Diba? Don't let that opportunity na mawala sa'yo at kailangan mo naman na siya ngayon na pagtrabahuhan, pagsumikapan, at huwag kang titigil sa pagbibigay ng best mo kasi hindi nagsastop yun na once na ma-enter mo na yung opportunity, di ba? Yeah, true. Correct. Perfect. Ang saya-saya ng chikahan natin for today's episode. I re-invite mo na silang lahat na patuloy kang suportahan sa click, like, and share QR code. Ayan guys, click like, share, season 3 QR code episode. It's still showing dyan sa iWantTFC. Andyan na yan. Sana mapanood nyo. Sa mga hindi pa nakanood and sa mga nakanood na ng episode ko last night, maraming salamat po sa inyong suporta and sa inyong mga comments about the episode. And yun, panoorin nyo din po yung ibang episodes which will be aired every Wednesday. Yeah. So, yan. Yes! How's your Hotspot Live experience man for today? Iba naman ang atake natin. Man. Very chill lang. Okay. Chill lang. Tapos, yung topics na gusto ko din na i-discuss, mga ganong bagay. Oo. Thank you so much fun, Mami Jai. Thank you po. Maraming salamat, V. Thank you. Ayan, panoorin natin ang click, like, and share QR code. At syempre, abangan nyo po mga upload ni Vivory kung saan nyo siya pwedeng mapanood. Ano pa yung mga upcoming ganaps niya, ako medyo may alam na. Kasi kung napanood po ninyo yung one-on-one chikahan ko sa kanya nung Christmas special sa behind the scenes, may mga ibinalita siya na for 2022 na dapat nating pakatutukan sa kanya. Kung gusto nyo malaman kung ano yon, hanapin nyo yung episode na ginawa namin. Diba? Para at least, meron tayong aabangan kay Vivory. Ako excited ako para dyan. Kasi diba, masyo-showcase ang bagay na talagang mahal na mahal mong gawin. Diba? Oo, your music. So, ayan na, may clue na kayo ha.
So abangan niyo po yan mga kapamilya. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode every Tuesday and Thursday dito lamang sa facebook.com/abs-cbn network. And also, kapamilya, nasa podcast na din po tayo. Napapakinggan niyo po ang Hotspot the Podcast on Spotify, Apple Podcast at sa iba pang mga podcast streaming platforms. Gusto ko magpasalamat sa mga listeners natin dahil nakatanggap ako ng balita na kasama nga po ang Hotspot the Podcast sa pinaka-pinapakinggan po sa Spotify. Thank you so much! Maraming salamat mga kapamilya. Vibery, ako po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jai Ho at ito ang Hotspot LAVE, Live the Live. Ingat kapamilya! Bye!